Hello mga kabadet! Kumusta kayo? Sana okay kayo? Feeling bata ba kayo? Sana feeling bata kayo. Sana hindi mawala ang feeling bata. No? Importante yan sa buhay. Tamang-tama naman, yung makikilala natin ngayong umaga, nakakatuwa. Influencer din, content creator, mahilig magluto. Nahulaan nyo na ba kung sino? To add to that, masaya siyang panoorin kapag siya ay nagluluto. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Ninong Rai. May collab tayo dahil meron tayong paliligayahing mga bata. Come with me. Put your hands together. Tara, let's be happy. You will see. Tomorrow's brighter. Tara, let's be happy. Malabon already. Nandito tayo sa bahay ngayon ni Ninong Rai. Hindi mo iisiping nasa Malabon ka dahil para ka nasa probinsya. Oh, ang ganda. Hi, Ninong Rai. Hello po. Kamusta po? Wow. Ayun naman po. So, magluto po tayo ngayon. Oh my goodness. O sige, pwede mo ako panoorin magluto. O sige. Kasi maluloka ka sa akin. Takot ako magluto. Takot kayo magluto? So, alam ko talaga nung bata ako, natalsikan talaga ako ng mantika. Yun. Kaya para ako nagkaroon ng takot. So, gets. Pero alisin po natin yung takot na yan. Sige. Yan. Okay. So, sa vlog mukha siyang mas malaki. Oo. Pero dito. Kasi kusina po talaga siya ng bahay namin. Hindi talaga siya studio. So, very typical na Filipino kitchen. May yes. Clean kitchen. Doon kakain. Dito ang dirty kitchen. Yes. Opo. Kinakabahan talaga ako. Napanood yun na sa mga dati kong vlog. Tara! Gawin na natin? Fried chicken. Fried chicken. Oh, so, fried chicken lang lulutuin natin. Pwede bang hindi tumatalsik na fried chicken? Hindi. Oh, no! Kasama talaga yun. Paminsan-minsan. Okay, go! Ang lulutuin natin, very basic. Gustong-gusto ng mga bata! Ayan, perfect. Pero, ang dami-daming fried chicken, di ba? Pero ito ang fried chicken ng ating Ninong Rai. Okay. Yeah. Ito po yung chicken natin. Quarter leg po ang ginamit natin at nalinis na po namin siya kanina. Ang i-prep lang naman talaga dito, ang katangi-tanging hihiwain natin ay kalamansi. Okay. And kayo po ang maghihiwa niyan. Tapos sa panghiwa po ng kalamansi, pakita ko po muna sa inyo. Mas maganda dito kung saan natatanggal, yung tangkay. Yun. So gawin niyo po yan. Share na din. Lahat to? Yan! Mga kalahati po siguro niya. Dapat pala dalas-dalas ako dito sa kusina eh. Matalas to, no? Medyo. Okay, ingat din. Yeah, ayan. Ingat one. Diyos ko, Lord. Okay, kaya natin to. Ayan. Yun. Good. Yan. So, habang ginagawa niya, gusto niya dito. Ako magpipiga. Sige, kasi baka running out of time. Sumahilig talaga kayong pamilya sa kusina? Not necessarily. I mean, na-enjoy namin kumain pare-parehas. I mean, sino bang hindi, di ba po? Pero ang talagang nag-influence sa amin ng luto ay si Papa. Mahilig kang kumain, mahilig ka rin magluto. Kita naman po sa aking katawan, no? Medyo mahilig po na kumain. Pag sinabi ko pong hindi, nag-iisip naman po ako doon, di ba? Okay na po to. Ah, okay na. Okay. Gaano karaming chicken? 2 kilos po ito. 2 kilos and ilang pirasong kalamansi? 200 grams. Bali, dalawang buhay. 200 grams. Okay. Yes, apo. Yun po yun. Tsaka sa totoo lang, medyo hindi ako masyadong proponent ng sukat-sukat. Nakakadagdag po yun ng stress sa kusina, lalo kung bago ka pa lang. Eh, pag nagluluto ka, lalo na nagsimula ka pala magluto, mas maganda po na enjoyable agad siya. Next natin ay patis. Tatantiyahin mo lang. Hindi ko masabi. Okay, yan. Ang kalipapasara po. Oh. Yes. Tapos paminta. Sa paminta kasi, ito sa totoo lang, ito pa yung isang bagay na mahirap bigyan ng sukat. Kasi ang paminta, nag-iiba ang lasa niyan, depende sa state niya. Halimbawa, ito paminta namin, durog na siya. Oo. Nakasinaw na siya. So, hindi na siya sing-tapang ng freshly ground. So, itlog po. Pero 1 kilo ng manok, isang itlog. Oo. Oh. Yo, marunong. Okay, patay. Haluin niyo na po. Okay. Yeah.
Yes. Ninong Ray, okay na ba itong ginawa ko? Actually, okay na yan. Basta naman mabasa siya. Babasain ko lang. Pero yes. Paano yung egg? Kasi yung egg nandun pa sa ilalim. Na-coating na naman siya. Hindi naman talaga siya kailangang sausaw na sausaw. Oh, okay, hindi okay. Pag-coating lang para sa floor. Yes, of course. And Ninong Ray, for fried chicken ng mga bata, syempre ang favorite part ng mga kids ay drumstick, yes, thigh. Yes. O yan, lahat sila. Lahat yan, drumstick and thigh, syempre. Oh. Red meat, ika nga. Ganyan lang natin ang konti. Para lang yung nasa ilalim, pakunta sa taas. At pinakamaganda dito, kung imamarinate nyo siya, overnight. To my experience, pagka-pagkumagulan tayo ng manok. Yeah, to my experience, okay na to eh. Okay na to. Pero, kunyari, gusto nyo siyang gabi na umaga. Lutuin nyo ng tanghali, lutuin nyo ng gabi. Sobrang okay na. So, pwede na po tayong magpainit ng manok. Anong totoo mong pangalan? Ryan. Kaya Nino Moray. Ryan Morales Reyes. Ma'am, ano yung mga pagkakamali mo at before you found your niche? I wouldn't say na wala akong pagkakamali. Pero po kasi ang ano ko, ginagawa ko lang talaga yung gusto ko. Ginagawa ko lang talaga. Minsan siya sabi, paano ka namimili ng content? Makikinig ka ba sa mga fans mo? Yes. Oo. Pero, kailangan, gusto ko rin siyang gawin. Sineserve ko muna yung sarili ko sa content. Ang ano kasi dyan, kapag napasaya mo yung sarili mo while doing your content, sasaya rin yung audience mo. Kasi ang audience natin matatalino na alam na nila pag fake it. Fini-fake mo yung emotions, fake yung tawa mo. Alam na alam nila yun. Kaya ako, pag masaya ako, regardless of the content, malamang sasaya rin sila. Kaya kong panoorin yung sarili kong vlog para ma-entertain ako. No? So kung gusto mo panoorin yung sarili mo sa vlog mo, tama yung ginagawa mo. Kung medyo naaasiwa ka. So ikaw na rin na naaasiwa at baka naaasiwa din sila. Oo, kung ikaw mismo, hindi ka natutuwa sa pagkatao mo, hindi ka impress sa sarili mo, ano pa ibang tao? Diba? Si Bernadette, paglalagay muna ako ng gloves. Papakita ko sa inyo yung gagawin natin, tapos kayo na yung gagawa. Oh, sige. Hindi ko nadala yung aking gear eh. Pag nagpipilito ako sa bahay, naka-face shield ako. Meron po tayo dito ng harina at cornstarch. Tapos i-mix natin silang dalawa. Ano bang pagkakaiba niyang dalawa? Yung source nila, cornstarch galing sa corn. Yung harina galing sa wheat. So ito, almost pure carbohydrates. Ito may protina. So meaning ito may chew. Ito sobrang lutong pero walang body. Ito may body ng konti dahil sa protina. May konting lutong kaya natin paghahaluin yung dalawa. Oh, may natutunan kayo. So, ang ratio ng harina mixture natin ay 70% all-purpose flour and 30% cornstarch. Okay. Parang ganun. 700 grams okay. ng all-purpose flour, 300 grams ng cornstarch. Yes, sir. 70-30. Pero ako, eyeball-eyeball lang. Tapos yung cornstarch natin. Pero parang binitiwan ko na yung pagkukusina ko eh. Sabi ko kasi, hindi naman yun yung ambag ko sa sambayanan. Tama, nandito ako para magkwento. Yun! So galing ako yung pagkwento, eh dapat magaling na ako mag-shoot, hindi pa rin. You'll get there! Ms. Bernadette, bigyan mo naman ng konting asin. Gaano karami, Ninong Ray? Yeah. Kalahati pa po. Yan. Perfect. Paminta naman po. May natututunan ba kayo? Galing na? Yan. So may paminta yung chicken, may paminta pa here. Yes, yeah. Kasi yan ang unang-unang didikit sa dila mo. Mm. So dapat may lasa na agad siya. So layers of experience. Yes, exactly. That's the point! Mm. Actually, minsan mas mahalaga pa ito. Pwede pa natin lagyan ng spices to. Ako, lalagyan ko yan ng paprika. Konting-konting garlic. Granules, wag powder. Pag powder kasi nasusunog. Ang sinasabi ko lang, blank canvas, ano, pwede yung lagyan ng kahit anong bagay. Sinigang mix. Ano ka? Ay, pwede! Kalamansi powder, actually. Pwede mo lagyan. Meron kaming kalamansi powder. Para may pagka-lime ng slight. Yes. Pwede. O kahit anong powder, wag lang talaga basa. Oo. So, mga nanay, pwede niyang gaming mas exciting yung fried chicken ninyo. But for now, we'll stick to something na alam ng mga bata. Yes. Ayan. Oo. So, kuha kayo. Mas maganda kunin nyo muna yung nasa ilalim kasi yun na yung nakabago. Oo! Oh, pasensya na po. Sige lang, sige lang. Pre-pressure ako. Pre-pressure. Fried chicken lang yan. Yan. Sige, lagyan natin dito. Okay. Yan. Pagkalagay nyo dito, babaunan nyo agad ng harina yan. Kailangan lahat malagyan. Lalo ito ah. Lalo tong part na to, tinama to, pre. Yun oh. Ah. Basa pa siya, di ba? Kailangan mga yan. Singit in short. Mga singit, opo. Okay, I guess pwede na to para hindi ma-overcrowd ang mantika natin. Bakit bawal? Pag na-overcrowd yung mantika natin, babagsak agad yung temperature niya, mahirapan siya humabol, mawawala siya sa frying range, magiging soggy yung balat niya. And pwede pang mahubad, alam mo yung nahuhubad yung ano, yung breading ng manok minsan. Mm-hmm. Kasi sinagad niya yung mantika. So, testing muna. Kapag gumaganyan, kumukulo siya. Yan. Oh, nice. Goods yan. Pero, yes. I can see na kapag kinarga ko pa yung ibang manok, lamig siya, lasa natin ang konti.
Ako muna magsasala nito kayo sa next batch. Yan. Ayan. Tapos kapag maglalagay kayo ng manok, laging mula dito, palayo. So yun ang first na kailangan ko matutunan, paano maglatag palayo. Palayo. Basta dapat kapag niluluto kayo, lalaruin niyo yung apoy. Huwag kayong magpapalaro sa apoy, ha? Hindi pwedeng kayo yung kinokontrol ng luto nyo. Kayo dapat yung nagluluto. Hindi kayo yung niluluto. Pag ganyan na siya, solidified na yung breading niya, you can always move it around na ganyan-ganyan. Para lang ma-make sure na hindi nasusunod yung ilalim. So pag fried chicken, kailangan lunod yung manok sa loob. Hindi pwedeng one part. Kailangan nagsiswimming. Madali lang talagang magluto ng deep fry. Pantay. Pantay yung taas at baba. Mas tipid siya sa gas. Oo. Kasi hindi mo na binabaliktad yung manok. Hindi nasusunog. Sabi ni ba, eh, gasos naman sa mantika. Uy, kapag bukas pinang fried rice mo yun, ang sarap ng fried rice mo kasi pinaglutuan ng manok yun. Yes, yes. Yun, hindi masasayang. Eh, medyo umaganda na. Bakit mo nasabing maganda yan, Ninong Rai? Ano, nakita niyo anong titignan natin? Hindi ka lapit, oo. Bulabula. Nakita ko yung bulabula. Kumuputok! Sorry. May bulabula. Tapos pag nag-brown siya, para siyang masarap na manok sa labas. Yan. Ito yung wet hand mo. Ito yung dry hand mo. So yung wet hand na maglalagay dito. Dry hand na maghahalo ng harina. Okay. So hindi tayo nakaglove dito. Ito na lang yung wet hand mo. Okay, sige. Yan. Yan. Ganyan, ganyan. Talagang hukayin nyo. Talagang ibaon nyo. Kalalkal. Oo. Bawat singit. Wow! Diba? Ang bango na yan. Lumalabas yung apoy niya. Ganda! Ganda! Ang magic number ay 12 minutes. Okay. Basta lutuin mo siya in 12 minutes, deep fried, nang hinahalo, goods yan. Sobrang okay. 11 to 12 minutes. Kung hindi ka kampante sa 12 minutes, mag 14 minutes ka. Kasi dark meat naman yan. Ngayon, gagawin natin after every batch, tanggalin natin yung mga harina pang pagsasa ilalim. Dahil? Masusulog po yan. Okay, hindi ka na. Go! Sabi mo nga, kung wala namang mangyayari kung matalsikan ako, eh di natalsikan. Yeah. Huwag lang sa mukha. Huwag lang sa mukha talaga. Alam niyo ba, nasunog yung mukha ko? Yan! Ha? Huh? Like nasunog talaga yan. Hindi halata. Kung mapapansin niyo, may maliit na linya dito yan. Huh? Bakit nagkaganoon? Sa yung lips ko. Sasabugan po ako ng oven sa mukha, third degree burn. Diyos ko! Mm-hmm. Sinabi ko talaga yung bago kayo magprito para takutin kayo, para mas maganda content natin. Joke yun, no? Hindi, totoo po yun. Ano ba talaga? Totoo nga. May picture ka pa? Hindi naman yung mangyayari dito. Pero siguro yun yung dahil lang ba din ako natatakot sa mga paso-paso ganyan. Baka ka nga walang trauma. Wala. Siyang ganun. Exactly after 30 days after the accident, pink pa yung mukha ko. Uno, natanggal yung huling-huling langit sa ilong ko. Balik na ako sa resto. Kasi mas takot ako mawala ng silbi. Kesa, ano ba, yun lang yung ginagawa ko. Nagluluto lang ako. Head chef ako eh. Pag hindi na ako makapagluto, ano bang silbi ko? Okay naman. Buhay pa naman. Nice one. Yeah. Okay, pwede na yan. Yung manok natin. Huwag niyong ibabato. Hindi delikado ang mantika. Ang delikado ay taranta. Okay! So huwag ka mataranta. Huwag ka mataranta. Baka maanuhan kita. Nasunog na po yung mukha ko, hindi ba ako natatakot sa kanya? Okay, go. Ginagawa mo! Sorry. Sige, yeah. Lagay. Kusot ko lang yan. Oh, di ba? Yes. Diba? Sige, lagay tayo ng lagay para bumaba yung temperature. So, more. Okay, kaya mo yan. Huwag kaya mo yan. Kaya mo yan. Dalawa na lang yan. Okay. Last one. Last one. Wala sa plano to, ha? So, kapag kumalma na siya ng konti at nag-solidify na yung coating natin, doon natin pwede taasan ulit. So, kumusta naman yung experience? Okay naman. First time mo yan? Hindi. Parang ganyan ako every time nagpa-fry every ako. Every time nagpa-fry, yeah. Kaya nung nag-air fryer na ako, wala na akong problema. Ah! Okay. So, hindi rin naman ako masyado nagpa-fry sa bahay. Mm-hmm. Saka bihirang-bihira ako magluto. Pero tuwing magluluto ako, natatakot talaga ako. So, nag-try ako minsan na nagluto ako, naka-face shield talaga ako.
I mean, why not? It works, di ba? You know, yung pinakamahal. Pero, yung tinuruan mo ako kung papaano and if you know what to expect, palibasa ako, theory pa lang kasi hindi ko ginagawa. So, nung pinaliwanag mo sa akin anong expect mo, brief mo ako, okay naman pala. Yeah. So, parang okay naman hindi pala. Hindi naman pala nakakata. Oo, oo. Oh, oh. Ganda. Technically speaking, ikaw ang nagluto niya. Kahit hindi ako yung nag-mix, no? Anong nangyari po doon? Yung harina na nag-fall down sa baba, yun ang nasusunog. So, hindi lang ako. Tumatasok siya. Okay, pero maliit lang. Hindi naman talaga yung manok yung pinaprotektahan natin, kundi harina kasi masusunog po yun. Ayan, okay na yun. Pwede nyo nang iwan yun. Okay naman kayo? Okay naman kayo? Achieve! Drawin mo yun. Natakot na ito ng isang General Decentral. So, sana may natutunan kayo sa ginagawa namin ng Ninong Rai dahil yung mga simpleng recipe na ginagawa nyo nung matagal sa mga bahay ninyo, pwede nyo pagbutihin pa, i-level up. At ito yung paraan natin na nile-level up. Mukhang ang mahal-mahal ng manok. Same ingredients lang. Yes. Walang kakaiba. Hindi natin masyado kailangan ng mamahaling ingredients para sumarap yung luto natin. Kailangan natin alam yung proseso. Proseso. At ito na nga ang ating simpleng-simple fried chicken. Ang ganda niya! Nakatuwa. Mukha siyang mamahalin. Parang binili sa labas. Oo. Diba? Tipa na natin ngayon hanggat mainit pa. So, siyempre, magkakamay tayo. Of course. Siyaga mulak nga, nagkakamay sa chicken. Oo. Yan. Yan. Tingnan natin, may audio ba to? Oh my gosh! Nakainit dyan, oh. Mmm! Oh my goodness! Mmm! 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 Harap! Mmm! Kanin, gusto yung magkanin? Dapat may rice to eh. Dapat may rice to. Tsaka ketchup. Mmm! Pakita ko na nahihilaw. Mmm! Nuto all the way through. Nuto all the way. Na hindi dry. I think ihahain ninyo ito sa Noche Buena for the kids. Total, gusto nila palagi chicken. Tama. Ito talaga. Make it special. Know the process. Taste the process. Yes, exactly. Enjoy the process! Enjoy the process. Yun ang pinakamahal, diba? Sana nag-enjoy kayo dito. Yes, Ninong Rai. Maraming salamat sa pagbisita dito sa bahay at sa kusina namin. Maraming salamat. Enjoy. Na-appreciate na nandito kayo. Thank you. At maraming matutuwa dahil makakakain sila ng chicken mo. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. Give it time at pabawi. Lumabang na kangiti. Come on. Eto na tayo, ang Sagip Ka Pamilya Mobile Kitchen. At, naamoy ko na. Good morning. Good morning. Ma'am, inanok ko na kasi nandiyan ang mga bata. Oo. Ayan na yung mga manok, yung flour, at ayan na ang ating jumbo kawali. Nag-aral ng culinary ang ating chef Romel. Pero ngayon, iba naman yung kanyang ginagawa, public service. Mas okay. Gusto kong tumulong sa kapwa ko. Ito yung chicken ng Ninong Rai. Recipe niya ito. At maya-maya, ihahain na natin ito sa mga bata. Thank you, Ninong Rai, for this beautiful recipe. Kayo talaga yung ating mobile kitchen, kayo talaga nagluluto. Opo, ma'am, ako talaga. Saan kayo umaabot, Kuya Romel? From sa Yolanda, ako na 3 months ako doon nagluluto. Then mga bloodletting natin, medical mission. Ito talaga ang ko. Pinaka service ko. Diyos ko, natatakot. Hindi, ma'am. Promise. Pagkita natin si Mama Aron, ko. Diyos ko. Ayan, ma'am. May takot talaga ako eh. Hindi, ma'am. Ano ka sa akin, ma'am? Yan. Loan mo, dandahan lang. Yun. Ba't hindi tumatalsik? Ang tumatalsik kasi, ma'am, pag may siya mabasa or mahaluan mo siya ng tubig. So, hindi siya, pag buwakan, para hindi tatalsik. At saka, ma'am, ang apoy ko, ma'am, is permis lang talaga na sa mga 280 to 300. Kailangan? Yung apoy mo, ma'am, nasa tamang Fahrenheit talaga, ma'am. Okay. Itong nagagawa natin ay bilang pagpapasalamat din sa lahat po ng nanonood sa ating channel na Be Happy on YouTube. Salamat po sa inyong pagsuporta dahil sa inyo, nagagawa din natin mag-share sa ibang tao. So thank you very much to everyone who's been watching our channel. Ha? Collab rin natin ito. Collab! Kuya, collab! X tayo. X. Special ang ating collab dahil ito ay Be Happy with Sagip Ka Pamilya with Ninong Rai. Thank you ho ng maraming. Tara, magpasaya na tayo. Hi.
Anong pangarap mo paglaki? Ito, sagot ko lang. Teacher. Walo po ang anak ko, ma'am. Solo parent ko. Walo? Solo parent pa? Walo ha? Ito po ako. Ako muna yan? Ilang taon pa yun na? 22. Lima na ako magpukulit. Lima na ang apo. Lima ang apo, dalawang anak. Rodel ng Lingkod Kapamilya. Marami pong tumulong kay Kuya Rodel nung siya ay na-stroke. Tapos, thank you Tulong Squad sa inyong tulong kay Kuya Rodel. Ngayon siya ay tumutulong na ulit. Yay! So, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Hi, Kuya Buds. Ano tong maligayang paslip? Bali, itong maligayang paslip, Miss B, ay project po ito ng Teleradio at ABS-CBN, ABS-CBN Foundation. Pang 11th year na po natin itong maligayang paslit. Pumipili tayo sa mga different areas na mga underprivileged, yung talagang walang mga pagkakataon na makapasok sa ganitong mga lugar. Yung close encounter sa mga hayop dito sa Manila Zoo, makikita ng mga bata at may enjoy din nila. Ito mismo na may 100 kids tayong kinuha ay sa Barangay 105, dito sa Manila mismo din, ito ngayon na libre at may pagkakataon tayo mapakita sa kanila yung ganda po na sa loob ng Manila Zoo. And also, ito po ay nanggaling sa Happy Land, Smoky Mountain at saka Aroma. Happy ba kayo? Opo, happy. 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 Kayo ba happy? Opo. Hi. I'm super happy kasi alam mo ayun oh, hi. Nakakatuwa. Okay, ako ang official teacher ng mga batang to. Ha? Napakainit, pero dead ba sila sa init, ha? Happy ba kayo? Yes! Come with me. Put your hands together. Tamang-tama, happy lang sila. Taas noo, dasal pa more bawat saglit. Kanino pa kakapit, hindi ka nag-iisa. Ako'y iyong kasama, give it time at pabalik. At eto na, ang mga ibibigay natin, patay kong sa mga maligayang paslit. Eto ang chicken ng Ninong Rai. Pero hindi lang yan yung uuwi nila. Siyempre meron nilang pa Jollibee, ha? Ayan! Maligayang-maligayang po kami sa ABS-CBN. Nakapiling namin ngayon ngayong araw. Yun po awit na aawitin ko para sa inyo, yung akin ang Pasko. Pili po ay hango sa kwento po ng mga nai-interview po. Para po sa inyo to. Sabi mo magpasalamat lagi sa Pasko. Nagbibigay mo yung
kasama. Makinig-makinig sa ano mo, patuloy tayong mangarap, ha? Yun yung pangako ng Pasko. Patuloy tayong mangarap, mag-aral ng mabuti, makikilig ni nanay at tatay, ha? Kasi nakataya ang kinabukasan ninyo sa inyo, kaya mag-aaral kayo mabuti, ha? Pwede ba yun? Yay! 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 Oh! Yay!